Praise God. Good morning, everyone. We would like to welcome you and thank you to our 8 a.m. Online broadcast here at Word of Hope. And in case there are members of you are not with you yet, you can invite them so that we can worship together our God this morning. In Psalm 95, verses 6 to 7, it says that, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God and we are His pasture. Indeed, our God is a faithful. Indeed, our God is good in our lives." And this morning, let us worship and pray to God, asking for His mercy be upon us. Father, we come to You asking for Your forgiveness. We thank You for Your promise that whenever there are two or three gathered in Your name, there You are in the midst of them. We believe this morning, O God, You will move mightily. We believe that this hour, this day, would be an hour of worship, and You will pour out Your tremendous blessing upon Your people, O God. We believe that, O God, You have things stored for us, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, this all we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. You gave your
and everything you've said it shall come to pass, O God. Thank you for your promise. Thank you, O God, for your goodness in our lives. And this morning we'll continue to glorify your name, only your name, God. We praise your name. Thank you, Jesus. This is the promise that we keep holding on. That you will never leave us nor forsake us, O God. I know you're there.
hallelujah. You'll never let us go, God. You are with us, hallelujah, in every circumstances of life. Hallelujah, you never leave us nor forsake us. And we give you the highest praise and honor this morning, oh God. Thank you for the privilege of worship. Thank you for the privilege of coming into your presence, oh God. Hallelujah, na kung saan, Panginoon. Hallelujah, we can draw our strength, our direction, our hope, our joy, and our peace. Oh, we praise you. And we magnify you, Jesus, this morning. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Let us just lift our hands unto the Lord and give Him our highest worship, the best worship, hallelujah, that we can, to the King of Kings and to the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah. We are offering out to you, Lord, our lives. Oh, Jesus, for you are our life. Ikaw ang aming buhay. Nararapat lamang na ibigay namin at ipagkaloob namin muli sa iyo ang aming mga buhay, O Diyos. At gawin mo, Panginoon, na isang buhay, hallelujah, na pagsamba at na nakakalugod sa iyong harapan ngayong umaga. We praise you and we magnify you sa lahat ng iyong pag-iingat, sa lahat ng iyong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan, sa pagsama mo sa amin, O Diyos. Hallelujah! Sa mga suliranin, mga pagsubok at hamon ng buhay, at kahit sa panahon ng kasaganaan, kasiyahan at kagalakan, Panginoon, sa lahat ng aspeto at sa lahat ng, hallelujah, lakarin ng buhay, Panginoon, hindi mo kami iniwan at nariyan ka. You are our Emmanuel at nagpakahayag ka, hallelujah, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo at sa banal na Espiritu na iyong sinugo sa bawat isa sa amin upang kami ay patuloy, hallelujah, na magtagumpay at magtamasa ng mga pagpapala na nanggagaling sa iyo kasama ng iyong pag-iingat, Panginoon, at katapatan sa aming mga buhay. Sa umagang ito, aming iniaalay ang gawain ito sa inyo. Kayo nga po ang siyang maitaas at siyang mabigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa lahat ng aming mga sumusubaybay ngayon sa aming Facebook Live. Ano man ang kanilang mga kalagayan, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, I pray, O Lord, hallelujah, that you will visit them, hallelujah, this morning. Embrace them, O God. Touch their lives in the name of Jesus. At ang salita mo, Panginoon, ay magdulot, O Diyos, hallelujah, ng kalayaan, pagpapala at himala sa kanilang buhay as we receive them by faith. Maraming salamat po. Hallelujah. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. At Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Glory to God. We praise you, Lord. Hallelujah. At good morning. Welcome sa ating 8 o'clock service. And we are already in the 4th Sunday of June. June 28. And this is our first service for today. 8 o'clock service. At sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga bahay, ay batiin nyo sila at pwede sigurong magkamayan din kayo kasi kayo-kayo lang naman at batiin sila, greet them in the name of Jesus, a blessed good morning. And tayo po ay patuloy na nasa Facebook Live this 4th Sunday of June, gawa nga po na tayo ay nasa general community quarantine pa rin. So, sa pagkakataon pong ito, nais po namin, we would like to announce na ang ating pong mga life group ay nagpapatuloy through Zoom. At if you wish to join one of our life group at you want to join in the ministry as well, ayo po ay aming pong inaanyayahan na mag-join sa ating mga life group
through Zoom. At pwede rin po na mayroon po tayong counseling and prayer from Tuesday to Friday. And that will be, the time is 10 in the morning hanggang 5 in the afternoon. You can just call the office. Pwede namang you can drop by sa ating office to pray. At our pastors will be there to pray with you and pray for you. And ganun din po na ang ating on-air and online revival every night ay nandyan pa rin. At tayo po ay ini-encourage na magpatuloy sa ating pong mga revival, tumunghay sa ating online and or on-air revival. And also, ang ating pagkukuloob, pagkakaloob sa Panginoon, we are encouraging you and challenging you to give our tithes and offering unto the Lord. So, ito pong trabaho natin, itong gawain natin will continue at tayo po ay magpapatuloy sa ating mga activity through your generosity. At the Lord will bless those who are faithfully giving their tithes and offering unto the Lord. So just claim the promise of Psalms 91, Malachi chapter 3, verse 9 and 10. Hallelujah! Sa ating mga buhay. So you can do that through online banking, bank transfer, GCash, or you can drop by sa ating building. Doon po sa ating gate ay meron pong offering box. You can drop your offering there and your tithes there. So, God bless you. So, tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. So, let us open our Bibles sa John chapter 14, verses 7 up to 11. John chapter 14, verse 7 up to 11. At ito po ay patungkol sa revelation ng ating Panginoong Jesucristo. At allow me to read that to you sa New King James Version. Sa 7, if you have known me, you have known my Father also. And from now on you know him and have seen him. Verse 8, Philip said to him, Lord, show us the Father. And it is sufficient for us. Sa verse 9, Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? Then, you do not believe that I am in the Father, and the Father in me. The words I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Pinagpala na po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. And today's message, sa umaging ito, ang title po, I would like to entitle our message, The God Living Our Life. Ang Diyos na namuhay sa ating mga buhay. Naranasan niya na namuhay sa ating pamumuhay. Sa ancient world, it may well be that to the ancient world, this was the most amazing things Jesus ever said. Ito siguro yung pinakakamanghamanghang bagay na nabigkas ng ating Jesucristo nung kanyang kapanahunan. Dahil to the Greek, God was characteristically the invisible. That is the belief of the Greek people. Ang Diyos ay hindi nakikita. The same is true sa Jewish. Sa mga Jewish would count it as an article of faith, the word God is invisible, that no man has seen God at any time. And to the people who thought like that, sa mga tao na nag-iisip ng ganon, Jesus said, ito po ang sinabi ng ating Jesucristo, if you have known me, you would know my Father too. Kung kilala niyo ako, makikilala o kilala niyo na rin ang aking Ama. Then Philip asked what he must believe to be impossible.
Maybe he was thinking back to the tremendous day when God revealed His glory to Moses. Naalala nila yung mga bagay na kwento sa Old Testament na si Moses o ang Diyos ay nagpakita kay Moses. But even in that great day, God has said to Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, "You shall see my back, but my face shall not be seen." In the time of Jesus, sa panahon ng ating Jesucristo, men were oppressed and fascinated by what is called the transcendence of God. Anong ibig sabihin po niyan? Na ang Diyos ay kakaiba sa kanyang mga nilalang. Siya ay mas mataas. Siya ay mas superior. And by the thought of difference and distance between God and man. And they would never have dared to think, ni hindi nila naisip, that they could see God. Hindi nila, wala sa idea nila na pwede nilang makita ang Diyos. Then Jesus say with utter simplicity, "You have seen me as seen the Father." Ang nakakita sa akin, ay nakita niya na ang Ama. And that is the great mystery of God. At the same time, it is by the love and the grace of God that He revealed Himself. So Jesus is to see Jesus, is to see what God is like. Kung nakita na nila si Jesus, makikita din natin kung makikita na nila kung paano ang wangis ng Diyos. They call it a domesticated God. Sa aklat po ng Lucas, show us of God as nakikita natin dito na si Jesus is taking a share in the most intimate and homely setting. Dahil doon po sa kanyang kapanganakan, nakita natin siya na ipinanganak siya na kabilang sa isang pamilya at siya po ay ipinanganak sa isang sabsaban. When we see Jesus, we can say, sa panahon na tayo po ngayon ay nagbabasa ng ating banal na kasulatan at tinitignan natin ang kwento ng buhay ng ating Jesucristo, pwede nating sabihin, this is God living our life. Ito ang Diyos na namuhay, na dinanas niya ang buhay ng tao, na hindi siya nanatili sa kanyang trono at nagmasid lamang sa mga pangyayari, kundi He dived into the humanity of man upang sa ganoon maranasan ng Diyos mismo ang karanasan ng tao. That is the title of our message today. God living our life. That being so, we can say the most precious things about God. Ano ang mas makikita natin ayon sa ating binasa? Na ang Diyos ay naging tao. Ito ang common mistake ng mga kulto na hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Dahil kailanman hindi pwede daw na makita ang Diyos. Kailanman daw hindi pwedeng maging laman at buto ang Diyos. Mga kapatid, if we are to follow that logic and religious reason, yan ay isang pag-iinterpret sa banal na kasulatan na may isang fundamental factor ng interpretation na na-miss nila. And that is the most important factor of interpreting the Bible. And what is that? They forget and totally forget for God. Nakalimutan nila totally ang interpretation sa katangian nature ng Diyos na ang Diyos ay nagmamahal. And if you are in love, kung kayo ay nagmamahal, you can do all things, even the most impossible. Yan ang ginawa ng Diyos na ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at ginawa niya kahit ang isang imposibleng bagay na siya ay namuhay sa ating mga uri ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng ating Jesucristo, uulitin ko, huwag kayong mag-interpret ng banal na kasulatan as is na mayroon lamang nababasa and you want to put the meaning on your scripture. No.
You should dig the scripture and you will find out na ang pinakamahalagang sangkap ng interpretation ng banal na kasulatan ay ang pagmamahal ng Diyos. At walang imposible sa pagmamahal na yan. At nagawa niya na siya'y nakipamuhay sa ating buhay. Tignan natin ang mga ilang punto. The God living our life. First, God entered into an ordinary home and into an ordinary family. Anyone in the ancient world would have thought that if God did come into this world, He would come as a king into some royal palace with all might and majesty, which the world calls greatness. Inaakala nila na kung darating ang Diyos, darating sa isang palasyo na mayroong tinatawag na karangyaan at lahat ng mga prestige sa buhay. Pero hindi yon ang nangyari. Ang Diyos ay pumasok sa mundong ito sa pangalan o sa pamamagitan ng ating Jesucristo, isa isang ordinaryong tahanan at sa isang ordinaryong pamilya. As George MacDonald wrote, babasahin ko po sa inyo itong poem niya, "And they all were looking for a king to slay their foes and lift them high. Thou comes a little baby, things that made a woman cry." Hindi ang inaasahan ng mga Hudyo na pagdating ng Mesiyas o ang Diyos na nagkatawang tao ang nangyari, kundi siya ay ipinanganak sa isang sabsaban na pinaluhan niya ang napakaraming nanay na sa pamamagitan ng kanyang pagpasok sa mundong ito, nadamay ang ibang mga bata na namatay dahil sa kanya. Pero ganon ang paraan ng Diyos ng pagpasok sa mundong ito para ipakita ang kanyang sakripisyo at tunay, wagas na pagmamahal at pakikisama, pakikiramdam, pakikiramay sa ating kalagayan bilang mga tao. In Jesus, God once and for all sanctified human birth. He sanctified the humble home of an ordinary people. He sanctified all childhood. Dumaan siya sa proseso. At ito ang isang bagay na dapat nating i-appreciate sa Diyos, na siya ay nagkatawang tao at in-honor niya ang lahat ng proseso ng buhay. At mga kapatid, kinakailangan na sa ating mga panahong ito, dumadaan man tayo sa mga matitinding mga pagsubok o mga krisis sa buhay o anumang ating pinagdadaan ng kabigatan, alalahanin mo ang Diyos ay naging tao na katulad mo at katulad ko upang maranasan ang lahat ng ating karanasan at upang siya ay makiramay at makidalamhati, makisama sa atin. At yan ang mabuting balita na dapat nating ililitreasure sa ating mga buhay, pinapahalagahan sa ating mga buhay. Sa bawat pamilya na nariyan na nanonood, imbitahan natin palagi si Jesus sa ating mga pamilya. And He must be the head, hallelujah, and the Savior of our family. May isang matanda noon sa England na isang believer. At palagi niyang kinukwento si Jesus na kasama niya at nakakausap niya sa araw-araw sa kanyang munting tahanan. At minsan isang gabi, dinalaw siya ni Queen Victoria. At ang kanyang kapitbahay ay namangha sa pagdalaw ng reyna ng Inglaterra dahil nalaman ni Queen Victoria ang kanyang pananampalataya. Kinabukasan, sinubukan siyang biruin o kaya naman pagtawanan ng kanyang kapitbahay. At sabi nila, "Sino ba yung bisita mo kagabi?" "Ay, ang bisita ko kagabi," sabi ng matanda, "ay si Queen Victoria ng Inglaterra." Sabi niya, sabi ng kanilang mga kapitbahay, "Nahuli ka na namin ngayon. Hindi ba ang dapat ang pinakamalaking bisita mo ay yung sinasabi mong si Jesus sa araw-araw? Hindi si Queen Victoria? Pinagpalit mo na ba si Jesus?
kay Queen Victoria na sinasabi mong palagi mong nakakausap. Ngayon sinasabi mo na ang pinakamalaking bisita mo ay si Queen Victoria na. Sabi ng matanda, hindi. Si Queen Victoria ang pinakamalaking bisita ko. Pero si Jesus ay hindi kinakailangang dumalaw sa bahay ko dahil nakatira na siya doon. At siya ang pinakamalaking nangyari sa buhay ko. Mga kapatid, ito ay isang bagay na dapat nating pahalagahan sa ating buhay Kristiyano. At maging tagapagligtas siya, Panginoon siya ng ating pamilya. At gusto niyang pumasok sa bawat pamilya ng mga mananampalataya at sa ating mga kapamilya rin naman na hindi pa mananampalataya. At nais niya na maging membro tayo ng isang malaking pamilya. Haleluya ng Diyos sa walang hanggan sa kalangitan. You know what? Katulad ni Joshua, ang i-result natin sa panahon ng krisis na ito, sa panahon ng ating mga pinagdadaanan, na isang matibay na resolution. It must be a strong resolution whatever will come sa ating mga buhay ay ang salita ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pangalawa, the God living our life, God wants us, God was not ashamed to do man's work. Nakita natin sa buhay ng ating Jesucristo, it was as a working man that he entered into the world. And Jesus was the carpenter of Nazareth. Diyos yun. Pero gumawa siya. And we can never sufficiently realize the wonders of the fact that God understands our day's work. Dahil ang ating Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao ay gumawa nung panahon, hindi lang siya nung pwede namang hindi magtrabaho ang ating Jesucristo dahil Diyos siya. He can do miracles every day para sa kanyang sarili lamang. Hindi niya kinakailangan magbanat ng buto. Hindi niya kinakailangan mag-earn ng kanyang living at para sa kanyang pamilya. Pa isang snap lang ng kanyang mga finger ay pwedeng gumawa ng napakaraming pagkain at napakaraming pera ang Diyos. Pero ginawa niya ang gawain ng tao. At dito makikita natin na naiintindihan ng Diyos ang paggawa natin sa araw-araw. Alam niya ang ating mga difficulty of making ends meet. Ibig sabihin, alam niya yung mga kakulangan natin, sakto lang. Alam niya yung ating mga pinagpapaguran upang sa ganon ma-cover natin ang ating mga bills sa water, sa electricity at kung ano-ano pang mga bayarin. Alam niya mga difficulty natin sa mga kapirahan, mga kapatid. He knows the difficulty of ill-mannered customers and client who is hard to please. Kung kayo ay isang employee, ayon nasa mga grocery, alam niya yung mga karanasan na mga customer na ang susungit na parang nakabili ng buong restaurant pag makademand. O kaya naman, yung mga pinagdadaanan natin na nagbibigay sa atin ng sama ng kalooban o sakit ng kalooban sa pamamagitan na nakakonection sa ating trabaho. Alam ng Diyos yon. Alam niya ang ating mga difficulty of living in an ordinary home. Alam niya rin ang mga marami nating responsibilidad, mga anak na pinapakain, pinag-aaral, sinusustentuhan, at kung ano-ano paman. Alam niya ang bawat problema na siyang bumabagabag sa atin sa araw-araw sa ating trabaho. God knows. Why? Dahil ang Diyos na yan, noong nagkatawang tao, ay pumasok din sa paggawa. At ito ay isang comfort sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Nauunawaan ng Diyos ang ating mga ginagawa at paggawa sa araw-araw, ang ating mga pagpupursige. Kaya nga po, sa bawat araw na tayo nagtitiwala sa Kanya, maniwala at sumampalataya tayo na ang Diyos
ay unti-unting gumagawa sa atin para makita natin ang kanyang pagpapala, pag-angat ng ating mga buhay at mga pangkabuhayan. According to the Old Testament, work is a curse. That is according to the old story. Not the word per se. Pero ang curse doon ay curse on a man for the sin of Eden. Dahil sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 19, the sweat of your face shall eat bread, na dapat magbanat ng buto upang kumain. Yan ay sa Old Testament. Pero binago yon sa konsepto ng progression, ng revelation ng ating Panginoong Heso Kristo tagapagligtas. According to the New Testament, common work, listen, common work is colored with glory, for it has been touched by the hand of God. Pinakialaman ng Diyos, naging makulay ang ating mga trabaho. Makapay, naging blessing ang ating mga trabaho. Dahil ang ating Panginoong Heso Kristo mismo ay nagbigay ng kulay sa mga trabahong ating ginagampanan sa ngayon. And God never goes to lazy or the idle when He needs someone for His service. Makikita po natin yan. When God wants a worker, He calls a worker. When He has work to be done, He goes to those who are already at work. When God was a great servant, He calls a busy person. His scripture and history attest this truth. And Moses, si Moses po was busy sa pag-aalaga ng kanyang mga tupa sa Horeb nung tinawag siya ng Diyos. Si Gideon was busy threshing wheat when by the wine press as siya nagtatago sa mga kalaban nila. Pero noong panahon na tinawag si Gideon, siya nagtatrabaho. Si Saul was busy searching for his father's mga alaga ng kanyang ama. Si David was busy caring for his father's sheep. And Elisha was busy na nag-aararo ng 12 yoke of oxen. Si Nehemiah was busy bearing the king's wine cup. Si Amos po was busy sa kanya ding mga alagang mga hayop, mga tupa nung panahon yun. And Peter and Andrew ay busy sila sa pangingisda. Si James and John were busy mending their nets. Si Matthew was busy collecting customs. Si Saul ay busy noon na nagpipersecute sa mga kaibigan at followers ng ating Jesucristo. Anong ibig sabihin nun? Siya'y tumatawag ng mga tao na masipag at masigasig sa kanilang mga trabaho. And most importantly, God Himself in the person of Jesus Christ did man's work to show the dignity of man's labor. Ano ang pinupunto ko po rito? Mga kapatid, anuman mga trabaho natin sa ngayon, ito ay pahalagahan na yan. Do it for the glory of God. Palaging ina-advise ang ating senior pastor yan, na anuman ang mga pinagkaloob na work sa atin ngayon ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. At maraming mga tao ang nadidiscontent sa kanilang mga trabaho and they're looking for a new job. Sa mga panahong ito na dumaraan ang pandemic ang mundo, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya kung ano man yung nandyan ngayon, pagyamanin natin yun at huwag natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga trabaho na pinagkaloob niya. Sa mga nawalan ng trabaho, manalangin tayo sa Diyos na ang Diyos ang mag-direct sa atin, that God will lead us sa anumang mga trabaho na nais ng Diyos para sa atin o pangkabuhayan o negosyo. Hingin natin sa Panginoon dahil alam niya na kinakailangan natin ang mga bagay na ito sa buhay. Dahil siya mismo ginawa niya ang bagay na ito. If you would succeed, love your work. And God gave us the ingredients of our daily bread. But He expects us to do the baking. Yan ang sinabi ni William Arthur Ward. Binibigyan niya tayo ng mga ingredients para sa pang-araw-araw nating pagkain. Pero tayo naman na magluto, mga kapatid. Ibig sabihin, we cooperate with God. At gawin natin ang ating mga kakaya. Huwag tayong pandemic naman, sige, umupo na lang tayo rito.
O kaya naman, huwag muna tayo magtrabaho. No. You know what? Work keep us from evils. Anong klaseng evil yan? Sa burnham. Yung mga pagkainip. Inilalayo din tayo niya sa evil ng vices. Inilalayo din niyan tayo sa evil ng pangangailangan. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga sa blessings of work. For He too can work when He came. At nagtrabaho din siya nung siya ay pumunta rito at naging tao. When we see Jesus, we can say, this is God living our life. So ulitin ko po, naiintindihan ng Diyos ang pagod mo sa araw-araw. Naiintindihan din ng Diyos ang mga longings ng puso mo habang ikaw ay nagtatrabaho. But expect na habang ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Panginoon, hallelujah, God will reward ang ating pong kasipagan at pagpupursigi sa buhay at hindi niya hahayaan ang bawat isa man sa atin o miyembro ng ating pamilya ay magutom kung nakikita niya ang ating paggawa. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Number 3, God knows what is to be tempted. Akalain niyo yan. Ito ay isang napakahirap na i-comprehend ng mga hindi naniniwala kay Jesus. Pero alam nyo, sa mga panahong kasing ito, kung nagbubroadcast ang mga evangelical, nagbubroadcast ang mga full gospel, nagbubroadcast ang mga Christian, mas dinudoble din ng mga kultong nagbubroadcast. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga pinapanood, pinakikinggan ngayong quarantine. At may mga ilan na naliligaw pa rin ng landas dahil kung saan-saan sila naka-tune in. Mag-tune in kayo sa Word of Hope gabi-gabi. Our senior pastor already provided itong platform na ito para hindi tayo maligaw habang wala tayong gathering, mga kapatid. Sabi nila, hindi natitempt ang Diyos. That is in the other scriptures. Pero dito makikita natin na ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, hindi siya the God per se, hindi natitempt. Pero nung siya ay nagkatawang tao, naranasan niya ang pakikilakad at karanasan ng tao, naranasan niya ang natempt. The life of Jesus show us na hindi, ang Diyos po ay hindi. Isang Diyos na nandoon lang. Na sinasabi, kaya mo yan. Pero iniiwan tayo lahat dito na dumaranas sa mga temptation. Pero siya ay nag-struggle ng Diyos. Paano siya nag-struggle ng Diyos? Sa pamamagitan ni Jesus, anyone might conceive of God who lived sa mga untroubled and peace which beyond the tensions of this world na hindi siya nakakasama sa tension ng mundong ito. Tingnan ninyo, si Jesus, but Jesus show us a God who goes through the struggle that we must undergo. At yan ang tinatawag na mystery. At lalim ng pagmamahal ng Diyos at seryoso ng Diyos na gusto niyong makipag-communicate sa kanyang mga minamahal. God is not like a commander who leads from behind the line. He too knows the firing line of life. Hindi niya lang sinasabi na, sige, pumunta kayo dyan. Babakapan ko kayo. Pero hindi. Siya mismo, naranasan niya kung paano mag-struggle, paano maranasan ang karanasan ng tao sa mga mahihirap na sitwasyon. God living our lives. Sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nakaka-identify, the point is nakaka-identify siya sa anumang pinagdadaanan natin. Sa anumang mga struggle natin. Sa anumang temptation natin, sa anumang bagay
na nagbibigay sa atin ng takot at pangamba. He can identify himself with us because once in the history of humanity, God came and experienced kung ano man ang mga nararanasan natin ngayon. Hindi ba napakalaking bagay na dapat nating ilagay sa ating mga puso't isipan? Ang napakalawak at hindi malirip na pangunawa at pagmamahal ng Diyos. Christ always identified himself with the least, the last, and the lost. An offer to Christ always struggled. Lahat ng ating mga struggle dahil siya ang Diyos, hallelujah, na hindi lang dumaan, the good news is this, hindi lang siya dumaan sa mga struggle na yan, hindi lang siya dumaan sa mga matitinding pagsubok na yan, at ganun lang, napagtagumpayan niya, hallelujah, at dahil siya ang ating Diyos at Panginoon at tagapagligtas, kaya niya tayong tulungan sa anumang mga pinagdadaanan, mahihirap na sitwasyon na mapagtagumpayan din natin upang sa ganon, hallelujah, makita natin at makita ng Diyos na ang ating mga buhay sa Kanya ay mayroong tunay at ganap na kahulugan at tagumpay at buhay na walang hanggan. Purihin natin ang ating Panginoon dahil siya mismo ay natukso katulad natin. Siya mismo ay dumaan sa mga pinagdaanan natin. And number four, in Jesus we see God loving. Sa pamamagitan ni Jesus, makita natin ang pag-ibig ng Diyos, the moment love enters into life. Okay? Pain enters in. Uulitin ko po yun. Sa panahon na sa buhay na ito, ang pag-ibig ay naranasan ng isa man, ng sangkatauhan, o at the moment love enters into life, kung ang isang tao daw ay nakaranas na umibig, umasa ka na rin na ang kasunod nun ay mga pasakit. Dahil hindi mo mahihiwalay ang pag-ibig sa pasakit, mga kapatid, ng mga pain sa buhay. Because if we could absolutely detach, if we could arrange life and that nothing and nobody mattered to us, na kasi sa panahon na hindi ka nagmamahal, ibig sabihin, wala kang pakialam. Pero habang may pakialam ka sa kapwa mo, mayroon kang malasakit sa mga kapwa mo, mahal mo sa buhay o kapamilya mo, mga kapatid, hindi mo maiaalis, maiseseparate ang pagmamahal at makaranas ka ng mga sakit sa buhay. At nga, kung pwede mong ihiwalay ang buhay sa pagmamahal, ibig sabihin lang yon, hindi ka makakaranas ng sorrow, pain, and anxiety. Pero habang meron kang pagmamahal, makakaranas ka ng pain. Totoo sa buhay yun. Hindi ko alam kung paano nyo ipapaliwanag sa inyong konteksto, pero yan ang katotohanan ng buhay. Kung nagmamahal ka, humanda kang masaktan. Dahil, kung ayaw mong masaktan, vice versa, huwag kang magmahal. Yan ay karanasan. That is the universality of truth ng buhay na ito. But in Jesus, we see God caring intensely, yearning over men, and feeling emotional, moving for them, and with them, loving them until He poured the wounds of love upon His heart. Na hanggang ipinaon niya ang kanyang sugat ng pag-ibig sa kanyang puso. Dahil nung pumunta siya rito, nagmahal siya. Pero sa kanyang pagmamahal, kaakibat nun, ang karanasan niya na siya ay nasaktan at siya ay nagpakasakit. Mga kapatid, let us show our love to Him also. Paano natin may papakita kay Jesus ang ating pagmamahal? Listen, by staying with Him even in the time
crisis. Hindi ito ang panahon para talikuran natin si Jesus. Hindi ito yung panahon para manlamig tayo. Napakalaking bagay sa Diyos na naipapakita natin na minamahal natin siya sa kabila ng maliit na income. Napakalaking bagay na may pakita natin kay Jesus na minamahal natin siya sa kabila ng mga pagkukulang. Napakalaking bagay na may pakita natin kay Jesus na minamahal natin siya kahit palubog ang ating mga negosyo. Napakalaking bagay na may pakita natin kay Jesus na minamahal natin siya kahit kasali tayo sa layoff ng mga kampanya na pinagtatrabahuan natin. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ang siyang magtataguyod sa atin para pumangon uli at pagpalain niya, hallelujah, ayon sa kanyang kalooban. Perhaps we can get all the answer we ask. We cannot get all the answer we ask. Sa panahon ng trying times sa katulad nito, pero His love is already enough to sustain us and keep us in our faith. According to the Persian legend, mayroong great bird of the east noon na yung kanyang shadow ng kanyang pakpak would bring fortune. Magbibigay ng swerte. Isang araw, yung hari at yung kanyang mga courtiers, yung mga kasama sa palasyo, ay nagbibiyahe sila at nakita nila itong ibon na ito na lumilipad sa kalangitan. Yung mga servant, nakita nila, yun yung ibon na nagbibigay ng swerte. Lahat sila nagtakbuhan para maliliman doon sa kanyang pakpak. Nakalimutan nila, kasama nila yung hari. Dahil gusto nilang magkaroon ng swerte. Except one servant. And the king was surprised. Sabi niya, why didn't you go into your fortune? Bakit hindi ka pumunta at sumali sa kanila para maswerte ka rin? Anong sabi ng servant sa hari? Why should I run after a mere bird when I can enjoy the presence of the king? Eh bakit ako tatakbo at magpapalilim dyan sa ang karaniwang ibon na yan? Eh pwede ko namang i-enjoy ang greater na blessing na ako ay nasa presensya ng hari. And you know what? The king was so impressed that he promoted the servant to a position of vice president. You know what? If we will to stay, tayo po ay mananatili sa ating Peso Kristo sa panahon ng krisis na ito. Hallelujah! Alam niya kung sino ang ibibless niya, ipopromote niya, pagpapalain niya, if we remain, hallelujah, faithful unto Him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And the last, in Jesus we see God upon a cross. Akalain niyo yan. The God living our life, there is nothing so incredible as this in all the world. It is easy to imagine na ang isang Diyos who condemns men, na sinasabi niya, may madaling isipin na yung Diyos na nagkukundina ng tao, mga makasalanan kayo, dapat kayong kunawin, dapat kayong parusahan. It is easier to imagine a God who in men oppose Him, wipes them out. Patayin ko na kayong lahat dahil sa inyong mga kasalanan at alisin ko na lahat ng mga sangkatauhan. Pero mga kapatid, no. He would ever have dream. No one would ever have a dream of a God who chose the cross to obtain our salvation. Walang, sa mga panahon niyo, walang nakapag-isip kahit sa panahon natin ito, kung di lang natin alam siguro yung kwento ni Jesus na yan. Walang may idea na nangarap sa isang Diyos na pipiliin ang cross para tayong lahat ay maligtas. This is the God living our life. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Kayo ang aming Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil sa lalim o Diyos ng iyong pagmamahal,
na beyond our comprehension at logical explanation. Kung bakit, Panginoon, why you love such men as we are, you came. At sinabi mo sa mga alagad, ang sino mang nakakita sa akin, nakakita niya ang Diyos. At sino mang nakikinig sa iyo. Panginoong Jesus, hallelujah. Ang Diyos ay nagre-reveal sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Panginoon, sa araw na ito, hallelujah, gawin mo ang aming mga buhay na palaging mayroong pagsamba at paggalang at pagbibigay sa iyo ng pinakamataas na papuri sa iyong ginawa sa bawat isa sa amin. We remember the words of the psalmist, Lord, na nagsasabi, what is man that you are mindful of him? What is, or the son of man that you are visiting him? Salamat po sa pagmamahal na yan, O Diyos. Salamat po. Hallelujah. Mag-minister ka sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Hallelujah. Manatili na tayo po ay nasa diwa ng pananalangin. Sa lahat po ng mga nasa kanyang mga tahanan, opisina, factory, o kaya naman po kayo nagda-drive, kung nananais po kayo na magkaroon ng isang buhay na ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, you need to invite Him sa inyong mga buhay. Isang requirement ang sinasabi ng banal na kasulatan upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos at sa buhay na walang hanggan, you must be born again. Hallelujah. Pwede kang may panganak sa kaharian ng Diyos sa araw na ito sa pamamagitan ni Jesus. Kung iimbitahan mo siya sa iyong puso't buhay na maging Panginoon at tagapagligtas. Sumunod lamang po kayo sa maikling panalangin. Ito po ay panalangin ng pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang Diyos, tagapagligtas mo natin. Sabihin po, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo at kinikilala kita na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Do ikaw ay Diyos at nagkatawang tao para ipakita na ako ay tunay na minamahal mo at inaabot mo sa aking kalagayan. Binubuksan ko ang aking puso at buhay, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang aking Panginoon, ikaw ng aking tagapagligtas at maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ipinanalangin niyo pa panalangin na yan, nataos sa inyong mga puso, at kayo po ay magkakaroon ng buhay na ugnayan sa Diyos at ibibilang kayo na pamilya ng Diyos mula sa oras na ito. Welcome to the family of God. Let us worship the Lord. Hallelujah. Through singing this time. Hallelujah. Glory to God. Who set the stars that came crashing over me? Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth. Is rest assured in your great eternally, one man.
Let us pray sa lahat ng ating mga workers at kahit ang ating mga overseas Filipino workers, hallelujah, na na-displaced, yung mga iba na layoff, ipanalangin din natin yung mga araw-araw na pumapasok sa kanilang mga trabaho ng Diyos ang siyang mag-ingat sa kanila. Itaas po natin sila sa Panginoon, hallelujah, sa bawat tahanan at sa bawat mananampalataya na ngayon ay nakatunghay sa aming Facebook Live. Hallelujah, sa aming mga workers, Lord, mga araw-araw na nagtatrabaho para sa pamilya sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, aming itinataas sila sa iyo that you will continue to protect them. Hallelujah, with your mighty hands. Panginoon, ikaw po ang siyang, hallelujah, mag-ingat sa kanila, mag-cover sa kanila, Panginoon, na yung makapangyarihang dugo. At kahit ang aming mga Pilipino overseas workers, O Lord, hallelujah, nasa Middle East, nasa, hallelujah, Asia, nasa Amerika, at saan mang bahagi ng mundo, Panginoon, I pray na bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Sustain their strength, O Lord, hallelujah, every day, physically, and most especially sa kanilang spiritual life. Lord, hallelujah, that you will continue to strengthen their inner man in the name of Jesus. Your favor be upon them. Establish the work of their hands. Hallelujah, and bless them. Promote them in the name of Jesus. Sa lahat ng aming mga negosyante, dalangin namin, Panginoon, hallelujah, sa mga kapatiran na medyo nanugi sa mga panahong ito, that you will restore their business. Bigyan mo sila, Panginoon, ng idea na nanggagaling sa inyo, wisdom na nanggagaling sa inyo kung paano muling ibangon, Panginoon, ang mga negosyo, Panginoon, na nanugi. At sa lahat, Panginoon, na nawalan ng trabaho, itinataas namin sila sa inyo na patuloy, O Diyos, hallelujah, na bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng determinasyon, hallelujah, na magpatuloy, O Diyos, hallelujah, at bigyan mo rin sila ng idea kung paano masisimulan at magkakaroon ng mga pangkabuhayan para, O Diyos, hallelujah, pang sustain sa pangangailangan ng bawat family. O God, have mercy on them. At patuloy na itinataas namin, O Diyos, hallelujah, ang mga kababayan namin na na-stranded ay noon sa mga paliparan at kahit sa mga lugar, Panginoon, sa mga quarantine facilities, Lord, na sila ay makauwi na at mawala ang virus na ito sa kanilang mga buhay at makasama na nilang kanilang mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. And Lord, itinataas namin na patuloy na kayo ang siyang tumulong sa amin, magbigay sa amin ng kalakasan at tatag, hallelujah, sa panahon ng mga dumaraan kami sa mga pagsubok ng pandaigdigang kalusugang krisis. Lord, itinatalaga namin sa iyong aming mga buhay, kahit ang aming mga frontliner, hallelujah, dito sa church, O God, hallelujah, protect them, reward their faith in the name of Jesus. Na ang bawat pamilya, Panginoon, na pinabibilangan nila ay iyong alagaan, Panginoon, at proteksyonan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Let us sing the Lord's Prayer as we close this service this morning. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will. Give us
Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. And everybody say, Amen and Amen. Good morning.